Alright mga boss, so welcome back again sa inyo. No? So dito ngayon, may bumalik tayong customer at ipapabalik yung mini driving light bracket niya kasi nabangga yung motor niya. So dito ngayon, baklasin muna natin yung mga tornilyo ng front fender niya. Ayan, baklasin natin. So dito sa front fender, meron siyang 6 kapag new sporty. Ayan o, pangalawa. Dalawang kabilaan yan, parehas na may kabilaan. Pangatlo. And then, pangapat. Tapos, dalawa sa bulsa. Kaso, tinanggal na ni bossing, naunahan niya na ako. So, tanggalin na natin yung kaha ngayon sa harap. Check muna kung may mga tornilyo pang naiwan. Alright. Yan, baklas na. Tapos, yung socket. Tanggalin din. So, dito, pakita ko sa inyo mga bossing. Wala pang tabas yan, no? Yan, alright. So, pumunta si bossing dito ngayon. Tapos, ayun yung smiley niya, may tabas na rin. And then, gamit lang kayo ng lagaring bakal. So, makikita nyo, kapantay nung linya nung smiley, dun nyo lang din ipapantay yung tabas nyo. Yan, alright. Tapos, ayusin natin yung angle ng camera. Kapag nakuha nyo na yan, pwede nyo nang tabasin. So, meron akong mini grinding tool. Kaso nga lang, mas madali yun dito at sanay ako dito sa may lagaring bakal. Ayan. Tapos, papakita ko sa inyo yung pantayan. Hanggang dyan lang yung linya. Tapos, ganun din sa kabila. Ipantay nyo na lang dun sa may linya. Alright, ayan o. Tingnan nyo. Ayan, pantay sila. Ayan, ganyan kapantay. Tapos, iwan muna natin yan. Doon tayo sa kabila. Ganun din, same procedure din sa kabila. Tapos, ayan, pantayin nyo lang din doon sa linya ng smiley. Katulad yan. Yeah, alright. So, ikat na natin mga bossing. Hanggang doon ulit sa may linya ng dulo ng pupuntahan ng pagtabas nyo. Right, yan. Linisin lang ng konti. Tapos, ganyan yung magiging resulta. Ayan, sa may dulo ng linya. Alright, ayan. Sunod, pantayin nyo naman. Ayan, sukatin nyo yung nasa kabila. Tapos, sukatin nyo lang din sa kabilaring banda para makuha nyo yung parehas na sukat. Tapos, ayan, tabasin na natin. Tapos, gumagamit na ako dito ng plies para maputol na yung gusto nating tanggalin na part ng tinabas natin. Ayan. So, ang gagawin nyo dyan, itataas baba nyo lang dahil makunat naman tong part na to ng kaha. Ayan. Pag tinaas baba nyo, saka siya kusang matatanggal. So, ayan, pakita ko bago ko tanggalin. Yun, ganun lang kadali mga bossing. So, huwag kayong mag-alala dahil hindi naman kita to. Dahil underneath tong tabas natin at hindi kita talaga, nasa ilalim. Ayan. Tanggalin natin. Ayan. Medyo makunat talaga dahil bago pa. Alright. Ayan. Set aside. Tapos kunin na natin yung ano natin. Yung assembled na mini driving light with bracket. Ayan. Lapit natin yung camera. Ang hirap talaga mag voice over kaysa sa actual na video. So, anong gagawin ko dyan? Sunod. Meron ba sunod? Yan. Pakita ko muna na may tabas na rin yung sa smiley. Yung pagpapatungo ng mini driving light bracket natin. Alright. Ayan o. So, plug and play na lang yon. Yung ito, yung assembled natin na mini driving light with bracket. Tapos, andyan na rin yung balas. Nakasakit na rin. Install na lang talaga. Lagay natin. Sampa natin sa may tinabase natin. Tapos, check muna kung pantay yung butas. Lagyan na natin yung stock bolt mismo. Right. So, kailangan dito sa paglalagay ng bolt sa smiley at mini driving light, sobrang higpit. Pero tansyahin nyo rin kung baka mag-ano na yun.
mag-loss thread na yung ano, yung thread na dahil plastic lang naman yung nilalagyan ng tornilyo. Ayan. Tansyahan yan, yung tamang higpit lang. Dito. Ayan, higpitan ko na rin ng todo. Alright. Tapos, yan na. Matibay na yan. Dahil, since bago yung kaha niya, medyo makunat din yung thread ng mga tornilyo. At yan na yung outcome ng ano natin. Mini driving light. Pakita natin. Pagkaka-install. So, maganda rin na medyo malaki yung clearance ng tabas. Kasi pag tumama yung mini driving light sa kaha, pwede siya mag-cause ng vibration na nakakairita kapag ano, gumana na yung pan niya. Kaya ganyan ka sobra yung mga tabas ko. Try na natin. Tapos ito pala, yan, yung mga bolts na tatlong 6mm na bolt. Tapos apat na patong na nut ng 8mm. Talagang maluwag yung mga tornilyo dyan. Install na natin yung kaha. Yan. I-plug sa socket. Tapos ipit na natin yung kaha. Yun. Right, tapos bolts on na tayo. Yan, inuuna ko muna yung harap. Yung dalawang 12mm na socket ng white bolts. Hand tight muna. Tapos yung likuran, lagyan na rin natin ng bolts. So, bali anim na ano to, na body bolts na white bolts. Yan. Sobrang ganda talaga ng thread. Kapag bagong-bago yung kaha. Sa bulsa, dalawa. Kabilaan. Alright. Tapos, saka natin higpitan. Dito naman, yan sa bolts na yan, katamtama na higpit lang kasi ayan, pwedeng mabasag yung ano natin, yung kaha natin sa harap. Tansya-tansya lang. Tapos, check tayo ng, ano, ng clearance ng mini driving lights sa Tapalolo. So, yun yung standard ko ng ano, ayun yung standard ko ng clearance ng gap ng Tapalodo tsaka ng ano ng mini driving light. Ayan. Sa kabila naman, check natin. Alright. Ayan. So, walang sayo. So, hindi naman nagpi-play yung Tapalodo natin kundi yung shocks lang. Bali, testing na tayo. Ayan. Yung mga ilaw. Alright. So, maraming salamat sa panonood, mga bossing. Sana marami kayong natutunan at alam niyo na yung pag-i-install ng bracket natin. Alright.